Sa lahat ng pinatay niyo. Ibigay ko na sa inyo ng 150 per kilo. Sa iba ko, 300. Doon na. Parang may amoy. Parang hindi na fresh. Bocha yata yan. Nako, hindi ganda. Hindi kami nagtitinda ng bocha. Unang-una, masama yun. Kaya puro fresh yan at murang-mura pa. Parang may toilet to. Wala, dugo yan. Okay na yan. Eh, hindi naman mukhang bulok katulad mo. Kuya, gawin mo ng 140 to, ha? 140? Oo. Pero sa resibo, ang ilalagay mo, 330, ha, per kilo. Bane! 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 Anong ginagawa niyo rito? Yes! Brother! Yes! Hindi mo! Huwag kayo! Dago! Dago! Sa wakas! Wala ka nakawala! Ako lang target nila. Kahit saan ako magpunta, susunod sila. Anong plano mo? Dito lang kayo. Oh, yes! Ito kanyo! Ubusin yung lahat! Kaya ubusin nyo! Kailangan mabigyan natin ng hustisya ang mga biktima ng Golden Scorpion. Lalo na ang Palangga Massacre. Kailangan nating matukoy ang leader at mga miyembro nito. And you, Senator William? Hindi naman siguro kasama ka sa sindikatong Golden Scorpion? Madam, kailangan mahuli sila sa madaling panahon. Kakampi ba kita? O kaaway? Yes! Lumabas ka na! Kahit saan ka magtago, mahanap ka namin, and yes! Nasaan si Elias? Nandun, senyor. Kausapin ko muna ang presidente at militar. Yan ang gagamitin ko para pabaksakin si Edgardo. Yago! Ang tagal mo na nagtago, ah! Pero tago ka pa rin ng tago. Patiin mo naman ako! Hugo! Hindi ako makikipagtulong kaysa sa'yo! Balita ako, hindi ka nakasindulas. End of your life!
Huwag kang magtago sa lungga mo! Katrina, di siya dapat makalapit sa'yo. Titikman ko lang kung masarap luto mo. Dito muna. Dito, hindi na naman taga dito. Hindi. Paubos na yung adobo. Wala pa tayong natitira sa sarili natin. Paano kasi may mga pumilang hindi naman mga taga dito. Hayaan mo na, basta ibigay na lang natin yung natitira doon sa mga pumila. Pag-cashin na lang natin sa kanila, paubayan na lang natin. Naman ko, konti na nga lang ito. Alam mo, Lorena, pag naaalala ko talaga kung saan natin ito binili kanina, naduduwal ako. Huwag kang maingay. Arte mo, ano ka, anak mayaman? Kaya mo yan. Kaya na sikmura mo yan. Hindi talaga. Ang laki ng ilong ko na amoy ko lahat. Sumakit pa tiyan ko dito. Ito ang makain sa inyo. Kuya, sa'yo na lang ka, huwag ka nang pumila. Sige, salam. Malinis yan, parang ako. Walang bawas, parang ako. Katulong pa ako. Hindi ko talaga kaya. Alam mo, kasalanan ni Pretty yan kasi hindi niya niluto ng maigi yung baboy. Ay baka. Halika, kain tayo sa labas. Nang gutom na talaga. BFF talaga ito. Ba? Ikaw magbabay. Ah, bakit ako? Kamay ko muna. Bakit? Ginagawa niyo rito? Romana. Yes. Nakatakas si Edgardo. Kailangan ko siya sundan. Mali. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na huwag susunod sa akin. Elias, tutulungan ka Bani, namin. Bani, makinig ka. Mapapahama kayo. Hindi namin pwede papayaan. Bani! Tama na. Sige na, Elias. Ako na bahala dito. Sige na.
Maraming salamat. Katrina. Yes! Samahan natin. Panis! Panis! Kakasabi mo lang eh! Panis! Alam ko kung nasaan si Edgardo at ang Golden Scorpion. Nasaan po, Mr. Senate President? Nasa isla, lakdan sila. Napag-alaman ko ang pinagkukutahan nila. At bihira ang nakakaalam nito. At iilan lang nakakaalam ng location ng isla nito. Reliable ba yung source mo, Senator? Yes, Madam President. Tataya ko buhay ko at karera ko. Sa katunayan, sasama ko si General para masugpunan ang kasamaan ng grupong ito, Madam. Malaking break to sa kaso, Madam President. Matagal na natin tinutugis ang Golden Scorpion at ang kanilang leader na si Edgardo. Ito na ang ating pagkakataon para tuluyan ang tapusin ng sindikato. At sigurado akong babango ang pangalan ng administrasyon pag nagawa niya ito, Madam President. Pero handa ba tayong salakayin ang isla? Ayokong malagay sa panganib ang armed forces natin. Magdi-deploy ako ng mga tauhan para sa isla lockdown operation. Nakahanda sila kahit anumang oras. Mabuti kung ganun. Chief, Senator. Pinagkakatiwalaan ko kayo sa mga desisyon niyo. Gawin niyo ang lahat para mahanap at mapabagsak ang Golden Scorpion. Yes, Madam President. Salamat, Madam President. Nahirapan mo pa ako? Ang ganda-ganda mo pala talaga. Ipapatigim ko sa'yo ang isang bagay na hindi mo pa natitikman kailanman. Kukulog! Ganda mo! Ano? Ha? Umatay ka na. Ricarte, ikaw na piling mag-head ng Special Forces para sa Alakdan Operations. Kaya ikaw na pumili ng mga tao mo. This is an urgent matter at inaprubahan na ng Presidente. Kailangan natin ng impormasyon tungkol sa Isla Alakdan. Sasama ako sa isla. Tutulong ako. Masyadong delikado, Senador. Hindi tayo sigurado sa kaligtasan mo. Ricarte, kailan ko bang nasa harap mo? Bago ako naging senador, general ako. Baka pagdating sa isla, ako pa kumalalay sa'yo. Alam ko, Senador. Pero ayoko lang sa huli tayo magsisihan. Kung may mangyari sa'yo. May
hindi mo ko responsibilidad. Unahin mo muna mga tao mo. We will deploy ASAP. And this is a very confidential matter. Walang dapat makalabas na balita sa media. That's an order. Yes, sir. Edgardo! Edgardo, nasan ka? Labanan mo ako! Hindi ko natatakot sa'yo. Susundan kita hanggang impyerno! It's your lucky day. Just watch GMA Prime and wait for the Kapuso lucky numbers of the day. Send your entries to our website together with your personal details and get a chance to win up to 150,000 pesos. Hello, mga ka-ayos! I'm Stephanie. I'm Patrick. At alam nyo, since AOS Summerversary ngayon, may pa-challenge sa atin ng Ayos Barkada. It's Match the emoji with OPM songs! So ito na, let's start. Oh my gosh. Ang nasa isip ko talaga, all of Sunday. Parang yun talaga, lalong-lalo na yung bago nating version, guys, for the AOS Summerversary. Talagang feel good na feel good. Ewan ko, ikaw ba? Well, one, isa ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Okay na daw. Next time. Travel. Okay, ito yung una ko naisip. Kitagal mo nang nawala, babalik ka rin. Para sa lahat ng mga ating mga kababayan na nasa mga malalayang lugar. Diba? Ako naman siguro. Jopay, kamusta ka na? Okay naman ako. Okay. Okay, next. Camping! Ang dami. Alam nyo, ang dami magagandang kanta. Kaya ang hirap-hirap mag-isip. Pero siguro, pag nagka-camping ako, papatugtugin ko. And if it's raining in Manila... O kaya, ikaw at ikaw. Mm-hmm. Yung akin, siguro, it would be... Kung ikay magiging akin. Uy, nakakakilig. Hirap naman ito, guys. Ano ba? Hirap naman kasi bakit naman i-share? O ano yung nakaka-hindi? Ano, ikaw? Siguro yun sa akin. Isayaw mo Uy! Ako. Ay, yun ang ago ko nakanta. Sa gitna ng ulan, mahal ko. Ako! Nakakakilig. Ito, nakakakilig to, bro. Siyempre, ako, kikiligin talaga ako pag may kumanta nito para sa akin yun. Ano nga yun? yung idadaan na lang kita sa awitin kong ito. Tapos marunong siya mag-gitara, ganun. Marunong ka ba mag-gitara? Sakto lang. Ayan, sakin naman guys. Mag-aral ka mag-gitara kasi, sige, naku, iba kasi pag marunong ka mangharana talaga, diba? Diba mga binibini? Ito ba? Ito. Loudspeaker, please. Loudspeaker, please. Ito. Magkahawak kang ating kamay at walang kang malay-malay. Wala sa tono. Let's do next. Isayaw mo. Ano yun? Hindi. Oh, pwede. Kasabay ng mga bagong tugtog. Grabe, ang bata naman ang kanda na to. Or, ito. Hataw na. Huwag kang mapagod, hatawat galaw.
iba talaga yung nagagawa ng mga kanta sa buhay natin. Talagang bibigay ng kasiyahan, ng kalungkutan, ng... Very mixed emotions. Oo. Whatever you feel like, OPM hits different. So, yeah. Please don't forget to always support OPM. Totoo yan, Pat. Yeah. Kayo naman, guys, makakaayos, ano ang OPM song ng mga buhay nyo? I-comment nyo na yan. Isulat nyo na sa ilalim. At sa amin ay inyong ibahagi ang kanta ng inyong buhay. Maraming maraming salamat at see you sa susunod na linggo! See you guys! All Out Sundays! Noong unang panahon, may isang diwatang naninirahan sa kagubatan. Ang kanyang pangalan ay Maria Cacao. Ito ang mga amazing features tungkol sa Cebu dito sa Amazing Earth. Noong unang panahon, may isang diwatang naninirahan sa kagubatan. Ang kanyang pangalan ay Maria Cacao. Nakatira ito sa isang mahiwagang puno na nagliliwanag tuwing gabi dahil sa mga alitaptap. Maraming puno ng kakao sa gubat kung saan naroon ang diwata. Isinasakay nito ang aning kakao sa mahiwaga niyang barko. Naglalayag ito sa ilog para marating ang ibang lupain. Hindi nakikita ng mga tao mahiwagang barko pero tuwing naglalayag, umaapaw ang ilog. Palatanda ang naglalayag na si Maria Cacao. Maraming nabibighani sa taglay na ganda ni Maria Cacao. Kaya naman laging ubos ang mga tinda nitong kakao. Sa kanyang pag-uwi, dala-dala naman niya ang mamahaling mga kagamitan at hiyas mula sa ibang lugar. Isang piging ang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang kwento ni Maria Cacao, hindi malimutan ng mga Cebuan. Naging inspirasyon pa nga ito ng ilan para ituloy ang pagtatanim ng punong kakao. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo ha sa ating mga kwentong amazing. Viernes, 9:35 p.m. Pilipino. Mahirap man ang landas na tatahakin, walang humpayang determinasyonalin. Ang suporta ng mga kababayan, mararamdaman niya nasan ka maaan. Ganyan ang dugo, Pilipino, hindi sumusuko kahit lamang bigo. Kahit hindi tayo nakakain, okay lang. Marami namang nabusog, oh. Kala ko nga kukulangin. Eh, tignan mo, sakto naman po para sa kanila. Oo nga. Para nangawit ako, kakaganong ko sa asis. Nay, oh. Pretty pa? Kami problema ata tayo. Ha? Ano yun? Uy! Ala? Ano ba yung nilagay mo sa adobo mo? Malinis naman kami nagluto ni Nanay Alme, tsaka... Tsaka maayos yun, di ba, Nay? Hoy, Pretty! Sumakit ang mga tiyan namin dahil sa kagagawan mo. Ito pa may gana magsabi na wala kang tiwala sa akin? Eh, ikaw naman pala hindi mapagkakatiwalaan! Oh, di ba? Kayo lang ang hindi masakit ang tiyan. Plus, kayo lang ang hindi kumain. Equals... palpak yung luto nyo! Uy, hindi totoo yan! Hindi kami nakakain kasi pinaubaya namin doon sa mga pumila.
Hindi, Nay Alma! Sumasakit talaga yung tiyan namin dahil sa niluto niya ni Pretty! Hindi na kayo naawa sa mga tao? Namatayan na, na-ospital! Nawasakan ang bahay! Tapos ganyan pakakainin yung adobong may lason? Kaya nga! Lorna, hinahinay naman! Nagmagandang loob na nga kaming magluto para sa lahat. Hindi naman namin alam na mangyayari to. Hindi! Kasalanan nyo to! Bakit? Kayo bang mananagot sa mga to pag may nangyaring masama sa kanila? Kaya nyo bang bayaran yung pampa-ospital nila? Tama na ho. Tara na ho! Doon tayo sa taas, maghahanap tayo ng gamot. Tara na ho! Sige na ho! Sige! Sumama kayo sa amin! Maharap tayo ng gamot! Sige ho! Nay! Oh, sige ho, Nay! Sige ho, Nay! Hindi po, Nay. Dahan po. Sige po, Nay. Maraming nagsuka kasi sa mga kumain ng niluto na. Kayong makihappy time worldwide Hits of Love! Of course, maraming salamat, Calvin. Thank you very much sa nagtutok ngayon sa pagpapakinig. Okay. Closer. You make kapa-kapa with your face. Oh, you tell us what is. Keyboard, correct! Hello po! Ito po si Pipita Curtis at syempre ang nag-iisang Venus ng Makiling. At dahil dyan, kukulitin natin ang mga cast ng Makiling. Yes! Ayoko! Ayaw niya! Ayoko! Ayan. Hello! Hi ka naman sa kanila! Hello mga kapuso natin na nanonood ng Makiling. Hello po sa inyo. Ako po si Christopher Martin. Ako po ay gumaganap bilang Seb. Yes! Abangan natin si Seb. Cute niya, no? Tara, umasyal tayo. Hi, Ben! Hello! Ayan, ano ba? Ganda. Ayan. Tapos syempre si Kuya. Ayan. Kuya, payong naman, oh. Joke lang. Nagutos pa nga. Okay, so doon naman tayo pupunta sa set. Ipapasyal ko kayo mga kapuso para makita nyo ang ganda ng mansyon ni Amira. Grabe, guys. Super ganda. Eto na. Malapit na tayo. Ayan, fast forward. Okay, guys. Andito na tayo sa mansyon. Look at the mansyon. Wow! Ayan. So busy sila sa control room. Ayun na yun. Hello! Yes! Guys, ayan. Ayan sila ngayon. Kasi naka-break kami, kaya ganto-ganto lang. So, vlogger na pala ako ngayon, no? Ay, vlogger bigla. Tara, pasok tayo. Ito yung mansyon. Ayan. Ganda, oh. Ayan. Ganda, guys. Amira, ang ganda dito, oh. Dito ba kami magbabakasyon? Pupunta natin yung set. At syempre, nako, ang besi natin. Ayan, of course, mga kapuso. Ayan, si Kenneth. Hi ka naman sa mga kapuso natin. Siya ang dahilan kung bakit maganda ang set ng Makiling. Diba? Ayan, for now, anong mo? May mga binibisyon ka bang bago? Marami pa kayong aabangan. Maraming magandang set, maraming magandang story. Ayan! Thank you so much, Bessie and Kenneth! Ayan, guys, grabe. Ang galing-galing umarte ni Christopher. Sobra. Kumusta ka? Ano
Percy niyakan. Oo, di ba? Okay pa ako kanina, nakakamusta mo ako eh. Ayoko sasakata kita ako sapit, mamawala yung bilis. Nakaalis ka na ba sa character mo? Nakaalis na? Bilis natin bibitawan. Oo. Galing. Galing niya ga. Galing-galing. Ang hirap kaya nun, guys. Hello. Ayan, di ba? At napag-grabe ko yung legs mo talaga. Oh, sa tanghaling tapat, no? Uwi mo na itong damit. Oo, hindi ko ito ibabalik. Ayan. Marami ka pang gagawin. Wala pa ako nasisimulan. So, well, yes. Yes, marami siyang gagawin. Ang tabayanan po natin yung mga kapuso. Sige, lunch break muna. Ayan, blocking na guys, mga kapuso. Sige, talaga ba? Puro pa kayo kalbur yan. Chok si Dere. Lakad na ngayon. Mga kapuso, ganyan po sila kaseryoso sa mga ginagawa namin sa makilig. Diba? Okay, ngayon naman guys, ito si Direk Rado. Di na siya serious guys kasi tapos na. Lunch break na. Direk, hi ka naman sa mga kapuso natin. Hi po. Na tumatang kilit ng makiling. Hi po, kain na po tayo. Bigali mo Direk. So, ayan guys, kain muna kami kasi lunch break na, di ba? So, ito, ayan, kain namin. Di ba pagkain, papakita natin. Okay. Wala na ho magpapalaya sa atin, ate. Wala nang mananakit sa atin. Hindi na akong dating Amira. Ang inapin niyo noon. Ang magiging pinakamalaking pangungot nyo ngayon. Talome! 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 Ako si Mia, walang apelido. Ayan. Tinder ako ng mga sabon, tapos gusto nyo kwento ko na ng buo. Alam mo, naubos ko lahat ng tinda ko sabon. Okay. Oh, pinakayo ng mga tricycle driver. Gusto nga nila eh. Lagi naluloko, nagmamahal ng totoo, pero ouch, ganun. So, sobrang ganda, hindi ko maipaliwanag kung anong atake ni Mia to. Yung role ko dito sa series, si Attorney Loretta Montesilio. So, isa akong attorney dito and isa ako sa mga kasangga nila, isa ako sa mga katulong nila pag kailangan nila ng isang attorney. So, ayun, pinaghandaan ko tong role na to. Siyempre, iba to sa mga nagawa kong role before. So, kailangan ko talaga mag-research and alam mo yun, pag-aralan na mabuti yung role ko talaga and paano ako mag-incorporate ng comedy. Pero, ayun, happy ako and very excited. I am an assassin, which is a very fun role. Honestly, this one was one of my dreams, to have this kind of role. And they told me to prepare with the knives, so that's what I'm doing right now. And of course, also it's a kind of acting that you really have to study and prepare for. And I'm just very excited because I think it's a fun role. And ay, alam mo, gusto ko lang naman kung tumulong eh. Pero bakit parang sama-sama akong usahan nila? Pretty, ang mahalaga, malinis ang konsyensya natin. Alam natin sa sarili natin na wala tayong ginawang masama. Sa tingin ko, wala namang kasalanan si Ate Pretty tsaka si Aling Alma. Hindi naman sila burara magluto eh. Ako rin eh. Iniisip ko nga, hindi kaya karne yung may problema? Napasa kasi akong ganun dati. Sa karne nagsisimula yung contamination ng pagkain. Teka, saan kaya bumili ng karneng baboy si Lorna?
Baka dapat doon tayo mag-imbestiga. Hindi ko nga ako alam. Aling Alma, nakita po namin si Ate Lauren ang bumibili ng pagkain sa palengke. Pwede po tayo doon magsimula. Bigyan mo ako ng 20 kilos, ha? Pero discountan mo pa ako. Ba't di natin puntahan na lang? Tingnan natin kung ano-ano meron doon. Sige po, tara. Puntahan na natin. Tara. Apple pie, dito na lang muna kayo. Ah, iwan ko lang muna ito dito. Kakaluto ko nung adobo. Siyempre, nag-aalala pa rin ako kasi sumama yung mga pakiramdam ng mga kabarangay natin. Malintatot, sir. Eh, kaya nga kailangan nating malaman ang punot dulo ng pagkakalaso nila. Kaya kung may kasalanan tayo, pananagutan natin. Ay, Aling Alma, doon po binili ni Aling Lorna yung... Opo. Doon po binili ni Aling Lorna yung kanan na ginamit sa adobo. Sir, bakit niyo ulit? Naman ako ng maayos, ha? Naghahanap po yun naman ako, ha? Sir, ano po nangyayari dito? Naghahanap po namin itong vendor na ito, eh. Nagbebenta ng bocha. Bocha? Opo, double check na ba po? Nakikusap ako sa iyo, sir. Sabi ko na nga ba, Nanay Alme, si Lorna na naman ang may pakanan ito. Sino mo bumili ng bocha? Sir, ano mo naman, no? Eh, bakit naman niya gagawin yun? Alam niya palang double dead din, baboy. Nanay Alma, syempre, para malaki yung kickback niya. Yung perang dinonate sa kanya. Aba, dito niya dinerecho para yung isukli nun sa kanya mapupunta. Ate Pretty, kailangan mo pakita yan sa mga taga-barangay para hindi kayo sinisisi nila. Talaga? Sir. Video mo pa. Sir, nakikiusap po ako sa inyo, sir. Sir, naghahanap po ilang po ako. Nakikiusap po ako sa inyo, sir. Sasan mo? Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag mo kulis yung pamilyado ako, sir. Sir, nakikiusap po ako sa inyo, sir. Ayan, mga kabarangay. Nakikiusap ako sa inyo, sir. Eto, eto yung nagbebenta ng bocha dyan. Bumili si Lorna. Ayan mga ebidensya, oh. Yan si sir, oh. Eto yung pesto. Baho, di ba? Lorna, ang kapal ng pagmumukha mo. Dito, oh. Dito, Carmelo. Diyan bumili ng ano? Diyan bumili ng bocha si Lorna para mapakain sa may barangay Palanga. Kaya kayo muntik ng malaso ng mamatay. Hindi ako may kasalanan, si Lorna. Ayan, kitang-kita, oh. Bocha. Sabi sa'yo, Nanay Alme. Yan. Hindi na. Kayong makipaghabulan, kayo na kayong makipag-ulitan sa pagbabalik ang most watched reality show on Philippine TV. Hey, lamig ng saya sa Season 2 ng Running Man Philippines, May 11 sa GMA. Kilala sa signature move niyang pambansang reverse, binansagang dahtiniente at speed. Dahil sa kanyang bilis at husay sa ring, siya ang tubong nasugbu Batangas na si L.A. Tenorio. Pero nasa tugatog siya ng kanyang karera. Nang si L.A. kinailangang mabangko muna. Si L.A. kasi na-diagnose ng stage 3 colon cancer. Exactly the date of Feb 22. That was the time na nalaman ko after I went to my doctor and did the colonoscopy. While playing with an injury, nagkakaroon ako ng blood spot, no, sa stool. I told my wife na papacheck up ako after. I scheduled yung colonoscopy, nakita right away yung tumor. It's a 3-centimeter na tumor. Nagsisimula ang colorectal cancer o colon cancer kapag ang mga normal na tissue ng colon at rectum ay nag-iba ng anyo at hindi mapigilan ng pagdami na nagre-resulta sa buhol na maaring maging cancer. Hindi pa rin ako makapaniwala. I was still hoping na after 2 days dun sa result ng biopsy, negative pa rin. Pero wala. After 2 days, na-confirm namin na it's really malignant. Habang sumasailalim sa chemotherapy, bukod sa pamilya at mga kaibigan, humugot ng lakas si LA sa isang milagrosong santo, si Padre Pio. Before I was diagnosed na may cancer ako,
Pupunta na ako dito kay Padre Pio. Ang laking pagbabago, no, my perspective in life, no. Number one is it really strengthened my faith. Ang mga magulang ang nag-impluwensya kay Ellie na maging deboto ni Padre Pio. At sa gitna ng pakikipaglaban sa cancer, daladala niya ang mga relic na milagrosong santo. Kasi nung nagkasakit ako, karamihan ng mga kaibigan, mga kamag-anak, puro Padre Pio relic ang binibigay sa akin. Alam nila na nakakapagpagaling talaga si Padre Pio na may mga sakit, lalo na yung mga malalang sakit. At hindi nga nagdadamot sa himala ang langit. Dahil matapos ang 12 session ng chemotherapy, si L.A. Tenorio na ideklara ng cancer-free. We tend to take things for granted, eh, di ba? Hindi natin na-realize how important they are in our lives. Binigyan ako ng pagkakataon ulit ng ating Panginoon to have a higher purpose. No, it's more than basketball already. Si Padre Pio, isang paring Italiano na opisyal na naging santo noong 2002, nakilala sa kanyang stigmata o yung mga sugat na katulad ng mga sugat ni Hesukristo nang pinahirapan at pinako siya sa krus. Marami mga deboto ang nakakapagpatunay na nakapagpapagaling si Padre Pio ng mga malulubhang sakit. Magandang banggitin na kahit noong kabataan ni Padre Pio, even at the age of 9 years old, siya ay sakitin na at matagal na panahon na talagang tinataglay niya ang magkakaibang sakit. Kumbaga ay yun ay isa sa mga paghahanda ng Panginoon sa kanya upang maging mas malapit sa mga tao, lalo na yung mga may sakit at mga nagdurusa. Sa Santo Tomas, Batangas, matatagpuan ang Padre Pio Shrine kung saan makikita ang hibla ng buhok na galing sa balbas ng santo. Nandito rin ang ginamit na robe at tela na may dugo ni Padre Pio. Sa pag-asang gagaling sa kanilang mga karamdaman, milyon-milyong tao ang bumibisita rito para manalangin. Nagsimula ito 2002-2003 na isa lamang kubo at nipahat at mga kawayan. Pero noong time kasing iyon, nakilala si Padre Pio dahil siya ay idiniklarang santo. Nakilala ng mga tao ang kadakilaan ng santong ito dahil sa dami ng pagpapagaling. Hindi pa natatapos ang pagpapala sa Padre Pio Shrine dahil sa likod nito may biyaya pang nakukuha. Tama po ba 14 total hectares? Yes po. 1 hectare itong farm. Nang ginawa niyo po, idea niyo po, paano niyo po naisipan yun? Naisipan ko na gawin siyang taniman. No? Dahil minsan ang mga tao dito, mga staff, father tayo, pwede kang makahingi ng tulong po, pambili ng bigas, makakain natin. Ang farm na ito ang naging solusyon ni Father Jesse para makapagbigay tulong sa mga nagugutom. Talong. Nagsimula po ako magtanim ng 500 na puno ng talong. Wow! Natuwa na ako nung bumubunga na, lumalaki ang bunga. And then, yun na, nakakapamitas na sila. Ika nga, fruits of your labor. Yeah. And vegetables of your labor. Sila'y natutuwa. Ako naman ay, kulay natutuwa na makakita na bumubunga at yung bunga ngayon ay may nakikinabang. Ano pang hinihintay natin? The long wait is over. Ito, ano po ito? Ayan po ay kunaya, magulang na. Ah, tarong na yan. This is the right. Mag-asawang doktor na halos magkasabay nagka-cancer, himalang bumaling. Kahit pa siyempre mga doktor, hindi sinasanto ng sakit. Kagaya na lang ni Dr. Joyce na na-diagnose na may cancer. I was diagnosed with lung cancer. That cancer actually was an incidental finding. So when the CT scan was done, they saw a mass in the right upper lung. The official result of the biopsy, it turned out there was some cancer cell. We decided to do a right upper lobectomy, which means to say remove the right upper lung where the lesion is situated. Okay. I had my second operation when they sent the lung tissue again for biopsy and histopathology. Thanks God, no cancer cells was seen. Pero hindi pa man tuloy ang gumagaling, nayinig muli ang kanilang pananampalataya. Sunod naman kasing na-diagnose ang kanyang asawa ng stage 4 pancreatic cancer. Ibig sabihin, kumalat na ang cancer cells ito sa iba pang bahagi ng katawan. I guess, sa mga hindi nakakaalam, you know, my father passed away from pancreatic cancer a few years ago. That's a deadly kind of cancer. Yes. Our panata was much stronger with Padre Pio there because there are signs that Padre Pio shows yung pagmamahal niya at the feel namin because of our devotion to him. Mm. We're in the night before surgery,
there was a priest who came into the room and brought the relic of Padre Pio. This was a major surgery. Supposed to remove my stomach, my gallbladder, my pancreas, my spleen. However, during the surgery itself, it came out to be no evidence of spread of cancer, so they completed the test. About faith is that napalapit ka, your faith got much stronger, you know? The faith was there already. Yes, there already. It just got stronger. Napakasaya kasi napakabait ng staff and crew and mga artista dito sa All Out Sundays. They made us feel very part of the family nila. And it's nice na alam nila yung kanta namin. So thank you so much sa opportunity na binigay niyo sa amin. Actually yun, masaya lang kami na nakasama namin sila na hindi namin alam na kilala pala nila kami. Yeah. Natutuwa sila sa kanta na. At sir, ilang beses na tayo napahamak ni Senator sa ating mga dating operasyon. E ngayon, susugod tayo sa laban na kasama niya. Ayoko na po sanang magsalita, sir, pero tama po si Paeng. Wala na tayong magagawa. Utos ng presidente. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Pero mag-iingat pa rin tayo sa pwede mangyari sa isla Lakda. Yes, sir. Nila kasi kami ang nagluto ng adobo. Pero ikaw pala may kasalanan. Dahil double dead yung karneng binili mo. Sinisimulan ko na mga plano ko. Sinisiguro ko sa'yo, pagkatapos nito, babangong pangalan mo. Buong bansa ituturing kang bayan. Lahat pupurihin ka. Basta ako ng bahala kay Edgardo. Bukas, kung buhay pa siya, mawawala na sa kanya lahat. Ang nakikita po ninyo ay listahan ng mga most wanted criminals ng bansa. Nanggaling po ang listahan na ito sa isang malapit at maaasahan na kaibigan. Tama, hinala ko. Kasabot nga si Alma ng mga umatake sa Palangga. Sindikato pala yung pumatay sa anak ko. Sigurado ako may atraso si Elias. Kaya rumispak sa atin to. Tayo na damay. Nagsinungaling siya sa atin. Sila po ay miyembro ng Golden Scorpion. Paano nagkaroon ng access si Sasha tungkol sa impormasyon na to? Pinangungunahan ng isang nagtangalan. Hindi basta-basta impormasyon na to, ah. Mayor, atin-atin na lang ho. Hindi ho kaya miyembro ng sindikato si Madam Sasha. Isasama kita sa uway! My favorite ko po talaga tong book na isinulat nyo. Ang ganda po eh. Mami! May naisip ako, Mami. Ano'y naisip? Gawa po tayo ng costume ni Grande Alien. Sinong magsusuot? Sino pa nga po, Eddie?
Si Daddy! There's no such thing as alien. You're doing this for the fourth time. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Hanggang ngayon, parang hindi niya ako tanggap pinapasawa mo. Wala naman siya magagawa dun eh. Dapat intindihin niya yun. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat at nagpunta kayo rito bago kami ikasaluli ni Catherine. Pamilya na po ang turing namin sa inyo, kaya mahalaga po na nandito kayo sa special na okasyon na to. This is to welcome a dear friend. Carlos, darling. Pinangako ni Venus na pahihiramin tayo ng mga lupa niya to produce more crop. Cheers! Cheers! To our partnership. Alam mo po anong kasalanan ng pamilya nun sa pamilya ko, hindi ba? Isa lang naman hiling ni tatay eh. Ibigay yung lupang karapat-dapat para sa amin. Pero anong ginawa ng tatay niya? Pinatay niya yung tatay ko! Ibabangon ko ang pangalan natin. And just like I promised you, Dad, sisingilin ko si Tita Noma sa pandarayang ginawa niya sa'yo. Mami, hindi naman po pala galit si Daddy, kaya huwag na po kayo magalit sa kanya. Eh, sa tingin niyo ba kung galit ako, sasama ako sa inyo? Eddie! Set! Go! Abulin niyo ako! Nagigihusap ako sa inyo, umalis na kayo dito. At bakit kami aalis dito? Kami ang may ali na lupang ito! Catherine! Mami! What's going on? It's Catherine. This is unbelievable. Magkakasama lang tayo the other day. I'm so sorry for your loss. Andito lang ako if you need anything, okay? Daddy! Punta ka na kasi yung mami. Nandito
sa kanya. Bro. Nakakabigla. My sincerest apologies. Condolences. Bakit ganun, pare? For many years, I wanted to have a wife. Sandali lang kami ni Katrina. Binawi siya kagad sa akin. Naging mabuting kaibigan din sa akin si Katrina. I'm really, really sorry. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya siya makita, pare. Gusto ko siyang naaalala ng ngiti. Masaya. Ang buhay na buhay. Where's Puti? Ba't ganun si Daddy? Parang ayaw niya makita si Mommy. Hindi naman siguro sa ayaw, pero siguro hindi niya carry. Truth. At saka, hurt din yung Daddy mo for sure. Oo nga eh, ako nga nakakatiwala at saka kaibigan lang. Sobrang nasasaktan na ako eh. Ano pa kaya si Daddy mo, di ba? Hurt din naman po ako ha, pero gusto ko pong tignan si Mommy. Mami ko po siya. Hello, mga kapuso! Hello, mga kapuso! Hello, mga kapusong alien! Ayan! Naku, nakakaloka. Kahit tayo na kasama sa show na to, hook na hook tayo, no? Parang hindi tayo part. Alam mo yun? Sa mga nanonood po, hello po sa inyong lahat. Kung ano po yung nararamdaman nyo, nararamdaman din po namin. Nararamdaman ko din siya ngayon. And first gap pa lang, grabe, sobrang bigat na. Nakakaiyak at saka very emotional itong first gap natin. Kaya naman, grabe, abangan pa natin mga susunod natin, mga gaps, mga eksena natin sa mga susunod, diba? Saka nakakatuwa. Wait, magpakilala muna tayo. Hindi nila tayo kilala. Ayun pa pala. Ako po si Guidicelli. Ako po si Concepcion Antolin. Gumaganap bilang Sputnik sa My Guardian Alien. Ayan. At ako naman po si Marites na super pag kailangan ni Miss Maria ng double, eh ako po yung gumaganap. At talagang Marites po in real life. Kahit hindi po sa My Guardian Alien. Yes. True! True
True to life. Invite naman natin sila na i-share ang link natin sa live natin ngayon. Oo, i-share nyo naman yung link. Kuya, ano sa atin? Ilan yung nanonood sa atin? Ang daming nanonood. 5 million. Wow! Kasi buong universe to eh. Nakakaloka. Pati totoong mga alien nanonood. Mga kamag-anak mo nanonood. Ay, wow. Sorry, hindi ko narinig. Iisipin kong hindi ko narinig. Hindi. Ayan, akala ko nanonood ako ng ano. Akala ko nanonood ako ng KMJS kasi akala ko si ano. Si Sir Ed. May nararamdaman ako dito. May alien banda dito. Sa katabi ko siya. Nagpa-curl pa siya. Ako pala. Okay. And then, so, mag-shoutout muna tayo sa ating 20,000 viewers. Let's go. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. Shoutout muna tayo. Sino ba? Oh, mga grabe. 20K. Yes, tama po ba yung pinapanood nyo? Charot. Ayan kay Ainsley Alvarez. Congratulations po ulit. Saka si Ricky Cerda. Yes, congratulations po ulit, My Guardian Alien Team and GMA Network. Ayan. Maraming salamat, Alvarez and your family. Ayan, si Ricky Cerda. Pa-shoutout naman po, Miss Kiray. Hello po. Shoutout. Kay Jasison Loste or Jasison Loste, congrats on My Guardian Alien po, hindi po Angel. Sabi niya. Watching from USA, si Miss Akemi or Mr. Akemi yun. Baka naman po, maramdaman namin ang from USA. Charos. Pabalik bayan box naman po kayo. Memory Malagayo, nakakaiyak itong episode na ito. Exactly, yun yung sinasabi natin. Grabe. First gap pa lang natin sa episode natin tonight. Sobrang mabigat na and tapos bumigat pa lang nagdadrama yung isa dyan. Sabi ni Blaze, si Little John namatayan ng mommy, pati dito rin pala. Oh. Yeah, so, si Little John, minsan maliit, minsan malaki sa mga eksena. And then tsaka, baka feeling ko yun talaga yung role niya. Talaga namamatayan lagi siya ng nanay. Last 15 seconds na lang tayo. Sabay-sabay tayo ulit manood. Huwag niyong kalimutan na i-share yung link para mas marami tayong makikulitan dito. See you later! Thank you, mga aliens. See you later! Thank you. Nandito po ba si Miss Venus del Rosario? Yes, I'm Venus del Rosario. How can I help you? SP01 Eneroso po. Kami po ang investigador na na-assign sa kaso ng mga biktima. Galing na po kami sa bahay niyo at sabi nga ng katiwala niyo na nandito raw po kayo. Well, I am a family friend. So, natural lang na nandito ako para kayo. May mga ilang katanungan lang po sana kami sa iyo. Let me just stop you right there. I won't answer any of your questions hanggat wala pa yung lawyer mo. Yun yung advice niya sa akin. And I just spoke with her. She should be on the way by now. Pero kayo po ba ang may-ari ng lupang tinatitirikan ng bahay ng biktima, si Norberto Coronel? Are you deaf? Hindi mo ba ako narinig? I just said. Hi! Attorneys! Just in time. My sincerest condolences, Mr. Soriano. Thank you, sir. This is my lawyer, Attorney Era Simmons. Attorney, sila yung nag-iimbestiga sa kaso. Attorney Simmons, tinatanong ko lang po si Ms. Del Rosario kung siya ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay ni Norberto Coronel. Tama po ba? Yes, siya nga po. Dito mo nalagay yan. Nangangalala ko si Mang Berto. Nangahabol lang itap yun pag nalalasan. Ako ang muntik na akong tagay nun. Pinakuan kasi ng lungkot si Mang Berto. Sabi ko nga sa kanya eh, pumunta na lang siya dun sa kapatid niya sa Maynila. Para kahit papaano may pamilya siya. Miss Del Rosario, kilala niyo po ang biktima? No, not personally. Si attorney nakikipag-usap sa mga squatters sa properties ko. Attorney, kailan niyo huling nakausap ang biktima? Nung isang buwan pa po. Ano pong napag-usapan? Pinahatid ko lang yung mensahe ni Miss Venus. And actually,
we offered a reasonable amount para nisana niya yung property. Kaso, tumanggi si Mang Berto. Bakit po kaya siya tumanggi? Well, ayaw niya umalis dun sa lugar na yon. And actually, tinakot niya pa ako na gagamitan niya daw ako ng dahas kung ipagpipilitan ko pa. Ayun naman, parang di pa kayo sanay kang Mang Berto. Alam niyo, kaya siya nandito kasi gusto niyang makuha yung lupang sinasaka niya. Baka naman pala may kinalaman yung Venus na yan sa pagkamatay ni Mang Berto. Ang property niyo mismo ang motibo. Pinipilit niyong umalis ang biktima at nang hindi pumayag, posibleng nagamitan ng dahas. Wait, are you trying to say na ako yung nagpapatay kay Noberto? Miss Venus, let me handle this. No, attorney. How could you even think that? Kailangan ko yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Hindi ko magagawa yun. Mana-mana lang yan. Diba? Pinatay ng tatay ni Venus. Yung tatay ni Ma'am Catherine. Mukha mayayaman talaga. Shhh! Marami pong magsalita si Aris. Hindi naman lahat ng mayayaman ay masasamang tao. Bakit si Sir Carlos? Si Ma'am Catherine? Ang babaeng. Diba parang pamilya ni Turing nila sa akin? Okay. Tapos, basta binalil na lang si Ma'am Catherine. Anong connect mo na pagpatay kay Mang Berto? Sige nga. Hindi naman yata tama yung ginawa nila kay Mang Berto. Sana lang talaga nabigyan agad ng justisya yung pagkamatay ni Mang Catherine. Ruffel, my loves. Ano? Gamitin mo kaya yung ano? Third eye mo? Oo. May third eye to eh. Baka nakikita mo yung kaluluwa ni Mang Catherine. Ha? Tanungin mo kung sino pumatay sa kanila ni Mang Berto. Sige na, baka nandito dito. Maraming salamat po sa oras niya, Ms. Del Rosario. We need to talk, attorney. Let's go. Mr. Soriano, patuloy po naming imbestigahan ang koneksyon ng dalawang krimen na ito. Kung sakaling may maalala kayo tungkol sa suspect, any distinguishing marks, ipaalam niyo lang sa amin. Gawin ninyo ho ang lahat na makakaya ninyo para mahanap yung pumatay sa aking asawa. Pananagutan niya daw. Mga kaasa po kayo. Salamat po. Grabe! Grabe, sobrang hook na hook. Akala ko talaga hindi part ng show. Grabe, ang intense agad. Parang 2 days pa lang tayong pinapalabas. Grabe na agad yung mga nangyari. Hindi ko in-expect. First gap natin, nakakaiyak. Grabe yung eksena kanina. Tapos, ngayong eksena naman na to, para mga chismoso naman tayo, mga marites naman tayo. Kasi, sumasama tayo, na-hook tayo dun sa investigation nila, no? Hindi, at saka nakakatawa kasi, di ba, kahapon, actually, nasa ibang bansa po kami kahapon, nanood kami, and nung pinanood namin, ako, to be honest, ako talaga yung part ng show na to na hindi nagbabasa ng script. So, hindi ko alam yung kwento. Diba? Alam mo yan. So, nung nanonood ako kahapon, ang saya-saya, inaano yung family. Tapos ngayon, hala, ang bilis, putay agad pala. Hindi ko in-expect. Hindi ko alam, lady. Kaya ako din para, hala, bukod, ang bilis naman ng mga pangyayari. Wow, as a viewer. Tsaka ang bilis tumubo ng buhok mo. may tanong ako sa iyo, ano, Marites. Ano ang dapat abangan ng mga viewers natin sa pilot episode ng My Guardian Alien? Sa atin wala, pero sa mga kasama natin marami. 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 Kagaya niyan, hindi nyo kayang i-predict kung ano pong dapat mangyari. Kahapon masaya, ngayon ang bigat agad, no? So bukas, hindi natin alam kung masaya ba ulit or mas mabigat pa tomorrow. Kaya huwag nyo pong palampasin. Huwag po kayong makakamiss ng isang gabi. Kung wala kayo sa bahay, wala kayong TV, meron na tayong
sa social media pwede na tayong mapanood. Kaya wala silang rason para hindi mapanood ang My Guardian Alien. Legit yan. O, diba? Tsaka nakakatawa dahil may mga investigasyon na may mga attorney. Malay mo, mag-crossover tayo kay Lilet Matias, kay attorney Lilet Matias. Siya yung magiging attorney na. Feeling ko si Sputnik talaga ang... Wow, si Sputnik. Ako ang umarel. Ang nakakatuwa, lahat pwedeng maging suspect. Alam mo yun? Parang lahat pwedeng pag-isipan. Tapos gulo-gulo na sila kung paano nila... i-defend yung sarili nila, mga ganyan. Kasi ultimo si Ma'am Venus, ano siya eh, di ba? Parang nabigyan siya, parang pwede siya maging suspect, pwede siya maging mastermind, parang ganun, di ba? Pwede din yung Marites. Pwede din siya maging mastermind. I think yung Marites cannot be kasi sobrang ano lang siya. Like, mahinhin, maarte lang. Po? Si Venus pala ang peg ko. Like, Catherine. So what are you saying? Like, parang ganun. So what are you saying? What a grip you have. What a strong grip you have. Hoy, mag-shoutout muna tayo. Nobita. Ang pogi pala ni Christian Antonin pag nakadamit lalaki. Naku, tama po ba yung TV nyo? Or ano ba? Okay ba kayo? Maka-pixelated ako dyan. Ed Kaluwag po. Hoy, ano sabi ni Babylin Gutierrez? Ayan o. Nakakahiya naman sa'yo, Maring Jessica. Hala, kulot-kulot ka pa. Sabi mo, ang amin. Oy, wait lang, mamaya babalik na tayo, manonood na tayo. Halika na. Where's Tita Nova? Ay, good evening po, Ma'am Venus. Nasa pool po. Ay, ayaw pong paistorbo. Ma'am. Shut it, Karen. Ay, di ba sinabi ko sa'yo, takutin lang yung squatter doon para magsasalotin things. Bakit yung bigahin? Inunahan ko lang siya. Tatagayin niya ako. Ay, bakit patisikat? Pin, dinamay mo. Madam, nakita niya ang lahat. Nakita niya nangyari. Nakilala niya ako. Takot ako. Ama, may sumbong niya ako sa mga pulis. Ayoko makulong. Talaga makukulong kasi ginawa mo. Sumbong mo ako. Pagka sinabi mo sa mga pulis yan, nasabi ko sa kanya totoo na ikaw nagpapatay kay Mamberto. Kinatakot mo ba ako, ha? Tita! Oh! Tita, what's going on? Venus, what's going on? Tinatakot ka ba ng lalaking to, ha? Hindi. It's just a tao sa farm. Pinaliliwanag ko yan sa kanya isang issue. Eh, pero paalis na rin siya. Sige, papi, pinakitin mo. Sige na, go. Go. Okay? Sige. Kanina ka pa ba? Are you sure you're okay? Kanina ka pang tense awake. Maybe there's something you want to share with me. No. Don't worry. Mahirap lang siyempre magpaliwalay sa mga bobo. No. What you got there? Package? Oh, these are just some samples for the organic tea business I'm starting. They're actually for you. Oh, yeah, really? Oh, thank you. They will help thank calm you. Your nerves. Hindi ba you should be resting? Dahil makikipagdibin ka. Wow! Lemon ginger. Ayon sa salita ng Diyos, sino man tumanggap sa kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tumanggap na rin ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Rest assured that our beloved Catherine is already in His presence. Inaanyayahan ko po ang mga nagmamahal kay Catherine to pay their final respects. Mami, wala nang mali! Huwag ka naiiwan, Mami!
Nakakaloka! Nakakaloka ang mga pangyayari. Bakit naman? Parang ang sakit-sakit. Parang bumabalik ako nung sinut natin yung time na ang bigat-bigat nung panahon na yan nung sinushoot talaga. Legit. Uy, bakit naman? Nakakaiyak. True. Ay, parang hindi ka naman naiyak. Hindi ka naman umiiyak doon. Umiiyak ako noon. Kinat. Maraming salamat po sa hanggang ngayon eh mga nanonood pa rin sa amin. Uy, balikan ko lang yung nag-shoutout kanina si Rian at saka si Remeline. Hello sa inyo, shout out. Ito ha, may question ako, B. Ang question ko ay meron bang sa tingin mo magiging ka-close mo ba yung kapag may na-meet kang alien, magiging friend mo ba? Magiging ka-close mo or kakaibiganin mo ba? Or maniniwala ka sa kanya? Meron, kaibigan ko na siya. Close ah, na kami. Alam ko na. Diba kaso na kami, ilang beses na kami nagpunta sa saan-saan, very close kami, lagi kami magkasama. Ito ba? Ito? Yan. Kamukhang kamukha din niya yan. Ang pangalan ng alien na to ay Johanna Celis. Ay, wow. So, pinabati. Uy, isa shoutout ko pala yung jowa ko. Stefan Estopia nanonood, Jin Lucian nanonood, Jin Lucian na siyon. Si Jello nanonood, grabe, supportive talaga ng aking family at nasa baba lang sila. Nanonood din sila sa akin kanina sa pasto. Oo, si Ray Squish nanonood, ang daming nanonood sa atin ngayon. Batiin mo naman sila, B. Ay, binabati ko lahat ng mga binati ni Kiray. Maraming salamat sa panonood niyo. Napakatamad mo. Ganyan ka rin sa taping eh. So nakikita niyo po yung ugali ng isang Christian Antolin. At least nakikita niyo na. Alam mo ba? Hindi, tagay na. Eto na, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pa-shoutout natin. Charles Anferni Jr. Hey! Hello po Ate Kiray and Christian. Pa-shoutout din po. Woo! Shout out. Napakaganda talaga. Napakaganda talaga ang show nyo po mula kagabi dahil sobrang nakaka-inspire talaga. Congrats po ulit. MGA cast and more scenes to come. Heart emoji, smile emoji, heart, clap. Ayun yung comment. Ayun yung emoji. Uy, pero alam mo, ang dami nilang matututunan. Sa kidding aside, lagi nating pinagbibiruan kung ano yung matututunan nila sa atin. Marami dito sa show na ito. And talagang, dito makikita kung paano talaga yung pag nawala ng isang inay, pag nawala yung nanay mo, yung, diba? Yung parang buong mundo mo, buong pagkatao mo, talagang parang mawawala na sa'yo. Yes, gunaw yeah, so, na gunaw talaga. Kaya, wag po kayong mag-isip, panoorin niyo po talaga kasi amin sa aside sa marami sila matututunan, may puso po talaga yung show na to. And ang isa sa mga values ng show namin ay it's about family, yung importance, and at least 'di ba parang before wag naman sana mawala ang isa sa mga kapamilya natin. Alamin na natin yung halaga nila sa atin. Yes, huwag natin pagsisisihan. Yes, sa bandang huli natin pagsisisihan. Ganon. Kaya yung itong kasama ko ngayon, na-value ko na siya, kahit mawala siya, okay na ako. Uy, kumato ka sa takaling kita. Buti na lang po talaga bawal maging masama tonight. So ayan na, balik na tayo sa panonood. Let's go. Oy. Tess. Hoy. 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 Tess. Okay. Tess. 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 Happy birthday, Daddy! Happy birthday, son! Oh,
make a wish and blow your candle. Mahal. Ano ko yung naghanda? Siyempre, birthday mo eh. Dapat i-celebrate. You've been through a lot, sweetheart. I've been through a lot, ma. There's nothing to celebrate. Ito yung araw na dapat magpakasala ko kay Katrina. My birthday will never be the same. Wala na si Katrina. Hindi na si Katrina. Siya maglalasing. Hindi siya sakit ulo niya. Tsaka iahatid niya pa ako sa school. Sus! Ba't siya naman ang buhay sputnik mo ah? Magtsagaan mo na yun kahit amoy lupa yun. Tara na, tara na! Halika na, ayusin ka, suwin na kita. Yun na nga, si Sputik na amoy lupa. Talagang, alam mo si Direk Zig, minsan tinutusan niya ako ng mga bagay na hindi naman talaga ako. Like, ang hirap kasi nagsasabi ako ng hindi maganda pero ginagawa ko lang yung work ko. Ah, ah sige, ako amoy lupa pero ikaw yung alimuong. Ha? Talaga? Ikaw yung alimuong. Yung pag naulat, tas bumabaho yung lupa. Ay, ang galing. Ah, pero mag-react muna tayo sa eksena natin. So, nag-ano na tayo, jump to ilang months. Ilang months, yes. Grabe. So,
I think ano din talaga mahirap mag-move on kapag nawala ka talaga ng mahal sa buhay. Kaya mag-iintindihan ko si Kuya Boss dyan na nagiinom siya and all. Mainit ulo, ano, tamad sa buhay, ganyan. Ano, tsaka yung, ang hirap pag-celebrate ang birthday mo na ano, na may nawala sa pamilya mo. Legit, parang ayaw mo na mag-birthday sa totoo lang. Sa totoo lang, yung totoo yan. And, syempre mag-plug naman tayo. Please, mga kapuso nating mga alien dyan, and sa mga kapuso natin na out of this world, please like and subscribe to GMA Network on YouTube, and also like and follow GMA Network Facebook page and TikTok accounts. Ayan. Ayan. Ikaw ba, Alimuong? Meron ka bang... Okay, lupa. Ay, may shoutout muna tayo. Sabi ni Yolanda, knife or piso, yung reaction din ni Gabby, nakakaiyak kahit simple lang. Oh, diba? Totoo yan. And sabi naman ni RG, pa-shoutout from Taiwan. Grabe. Uy! Tuloy yung niyaw! 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 Way! Parang ang pusa. Niyaw! Niyaw! Baliw. Sabi naman ni Jezebel Inciso, nakakaiyak talaga. Since wala na din ako mama simula maliit ako. Aww. Nakakatuwa kasi ang daming nakaka-relate and talagang alam nila yung feeling eh nang nawalan. Totoo. Kaya po hangga't hindi pa kayo nawawalan, wag po kayong huwag niyong hintayin na magsisi kayo bandang kulin na maibigay natin yung love natin, mabigay natin yung appreciation, mabigay natin yung best natin para maipakita kung gaano natin sila kamahal. Totoo 'yan. Kaya naman, siguro after nitong episode natin tonight, mag-I love you tayo sa mama natin, sa parents natin. Yakapin natin sila. Ganyan. Or magsabi ng thank you. O, tapos mapahingin pera pagkatapos. Yan! Pagpahingin, gano'n. Pag hindi nagbigay, kupit, chos. Huy! Chos lang. Bawal yan. Bawal yan, ha? Ikaw talaga. Bawal yan. Huwag gayahin si Marites. Huwag gayahin. At si Sputnik. Wala ang ayos-ayos ko dito. Ikaw ang ayaw. Bawal maging lupa. Hashtag bawal lupa. Hashtag alimuong. Yan. See you later, ayan, mga kapuso. Thank you. Tana, wag ka na umiyak. Sina JM, nuha po nila ito, inagaw nila itong notebook mo, tapos sinira pa nila. Okay muna, nakipag-away ka dahil sa notebook. Notes po ito sa akin ni Mami, remembrance niya po ito eh. Kahit na. Alam mo, dapat hindi mo na lang sila pinatulan. Dapat yung pinabayaan mo na lang. Carlos, binubuli ang anak mo sa school, ano? Alam ka namang hindi niya labanan. Ma, dapat ba lahat ng bagay paglaban? Dapat ba lahat ng bagay makipag-away ka? Malaki na yan. You know, he should learn how to cope. Paano niya malalaman yun? When you're not even there for him. Ako pa nga tinawagan ng teacher dahil hindi ka sumasagot dyan sa cellphone mo. And look at you. May hangover ka na naman. Mabuti pa hindi ko napapapasukin tong apo ko sa eskwelahan. Dito na lang siya, home study. Ma, hindi magagawin yan. Hindi mag-home study yan. Paano matututo yung bata kung mag-homeschool yan? Dapat matuto siya. Kailan pa matututo yan? Daddy, bakit medyo po kasi mag-its eh? Nandito lang po si Mami, may intindihan niya ako. Magtatanggal niya po kung kinalan siya ng JM. Doy, wala na dito, Mami. Wala na siya. Ako po siyang makita ulit. Gusto mo bumalik yung mami ko eh. Yan ang dahilan kung bakit ka na in trouble. Dahil lahat ng gusto mo, dapat mangyari. Carlos, huwag mo nang pagalitan ng anak mo. Ma, hindi ko pinagagalitan yung anak ko. Pinangangaralan ko siya.
Paano matututoy ang bata? Sino spoil ninyo? O, kita ninyo, o. Hindi naman po ako spoiled, brat, eh. Hindi ka spoiled, brat. Anong tawag mo sa sarili mo? Ano yung ginagawa mo? Ikaw itong may gustong magdala ng gamit sa eskwelahan. Pagkatapos pag may nangyari, hindi mo alam ang gagawin mo. Ayaw mo pumasok, di ba? Ikaw itong nangyaya sa mami mo na mag-bike tayo, pero alam mo naman hindi kami okay sa ano nangyari sa mami mo. Wala na mami mo, namatay na siya! Sinisisi mo ba ang apo ko? Uy, Doy! Ikaw talaga? Doy! Pinagsisisihan mo na hindi kayo nagkaayos. Hindi man lang kami nakapag-usap. Tapos binaril pa siya ng gago na yun. Bad trip talaga yung kriminal na yun. Ang galing magtago. Sino kaya talagang pumatay kay namang Berto? It's no secret how I've always felt about your son. Pero sa pinapakita na ngayon, is it really worth it na ituloy natin ang partnership na to? Hindi niya na magbabasa sa akin to eh. Wala na po siya eh. Si Daddy po. Lagi namang galit. Ayun o! Oh. Ano yan? Diyan! Nalitap-tap! At huwag mo rin siya nang isipin na wala ng mami mo. Andyan lang siya. She's up there. Watching over you like a guardian angel. At ayun na nga, ang dapat abangan na, ang dami nyo pong dapat abangan. Kaya huwag kayong bibitaw. Naku, excited na ako. Ito na. Naku. Ang galing, gusto ko lang sabihin na ang galing-galing ni Doy. Ang galing ni Doy talaga siya. Ang galing ni Baguette. And alam nyo po, ang galing din ni Direk Zig. Para tayong pelikula. Walang bias ha, pero ang ganda po ng show namin. Para kang nanonood ng pelikula sa sobrang... nakikita na rin namin yung hirap po namin kasi sobrang layo po talaga nung location namin na to. Pero yung effort namin na nabawasan po, actually natanggal lahat ng pagod namin, yung puyat namin, hirap namin, going to the location hanggang sa pauwi. Kasi nakita namin yung kinalabasan. So, thank you Direk Zig, thank you my Garden Alien family. Yes, and, maraming salamat. Patuloy lang po kayo, huwag kayong bibitaw dahil mahaba-haba pa ang pagsasamahan natin. Nagsisimula pa lang po kami. It's our second night, so marami pa po kayong dapat abangan. Thank you so much po dahil kahapon sobrang ganda ng ratings natin. Yes, congratulations sa atin. Ang taas ng ratings natin po. Ang kinatutuwa ko, kahapon, bilang na bilang ko yung nanonood kasi nanood nga tayo ng live stream kahapon. And tonight, mas maraming nanonood. Kaya kasi nandito ako. Okay ka lang? Hindi, nandito ako, sabi ko lang. Kaya ang dami nanonood. Okay po, thank you so much. Congrats. Salamat, Tiray. Salamat, Christian. Ang tapos na mo. Salamat po. Thank you so much. And, ayan, marami pa tayong nasasahan. Mahaba-haba pa ito. Ano ba dapat daw abangan natin? Yes, and plug ka, may mga gusto kang i-invite or mga social media accounts? Christian Antolino on all social media platforms, andun po ako, i-follow nyo po ako. And syempre, My Guardian Alien, pagkatapos po yan ng Black Rider, every 8:50 p.m. from Mondays to Fridays, weekdays, every night nyo po kami makakasama. Sana abangan nyo pa yung mga susunod na eksena po natin. Ayan. Opo, i-search nyo lang po yung account ko sa Google. Makikita nyo po kung ano talaga yung totoong edad ko. Joke lang. So, i-search nyo lang kay Ricelis para maging updated kayo at sa lahat ng mga pupuntahan namin ni Christian Antolin. And of course, ang mga mangyayari sa mga show namin. Thank you so much and good night, everyone! Good night, everyone! Good night, everyone!